Ayun mga lakaynoy, kamusta? Panibagong araw, panibagong content tayong gagawin ngayon. So huwag natin patagalin ito. Let's do this! Ayun na mga lakaynoy, ang lulutuin natin ngayon is crispy laman loob dinduguan. So, ito yung mga ingredients. Ito mga lakaynoy, meron tayo ditong bituka ng baboy, meron tayo ditong isaw ng baboy, at meron din tayo ditong dugo ng baboy. At yung gagamitin natin sa pagpapakulo, meron tayo ditong bawang, pamintang buo, at laurel. So, simulan natin magpakulo. Mga lakaynoy, ilagay na natin yung isaw dito sa tubig, at yung bituka, at ilagay na rin natin yung mga ingredient natin. Sabay-sabay natin ilagay. At syempre, hindi mawala yung asin para may lasa na pagpakulo. So mga lakaynoy, ipakulan natin ito ng mga 20 minutes. So mga lakaynoy, dito naman sa dugo, dudurugin lang natin siya bago natin nalagyan ng suka para maluto na siya sa suka. So ito yung panguli natin na lulutuin. So after 20 minutes mga lakaynoy, so pwede na nating hanguin ito at palamigin pa at i-slice na natin. Mga lakaynoy, i-slice na natin siya. So sakto lang yung laki niya. Ito in-slice natin mga lakaynoy, ito yung bituka. So, mga ganyan i-slice lang mga lakaynoy ha. Next naman natin i-slice mga lakaynoy, ito naman yung isaw. Ginupit ko lang yung bituka niya, kaya ganyan tingnan. So simulan na natin mag-crispy ng laman loob ng baboy. Dito sa mainit na mantika, ilagay na natin yung laman loob ng baboy. So hintay lang natin siya mag-crispy mga lakaynoy. At lagyan na rin siya natin yung bawang para may aroma. So, halo-haloy lang natin. So, hintayin natin hanggang sa ma-crispy siya. So, yun pala, may mga shoutout tayo. So, habang naghahalo ako, so, may nagpapa-shoutout. Shoutout si Kuya Jopel Vlog. Ito yung nakausap ko sa CN River. Di ko alam na vlog siya. Shoutout sa iyo, Kuya Jopel Vlog. Sa Jeremy from Australia. Shoutout sa inyo dyan. Ingat kayo palagi dyan. Salamat. Saka si Mabel Pocio from Saudi Arabia. Masugid ko na subscriber yan. Magsimula pa sa Tipsy Squad. Maraming salamat sa suporta palagi. At si Cormy Vlog. Shoutout din sa iyo. So ayan mga lakaynoy. So malapit na itong ma-crispy. So konti-konti na lang. Hindi na natin ito hanguin. So ayan mga lakaynoy, pag kunti na lang yung bula, ibig sabihin, hindi masyadong mabula, ibig sabihin malapit na tumaluto. At pag mabula yung mantika, ibig sabihin hindi pa luto yun. Pag pakunti na yung bula, yun, malapit na maluto yan. So mga lakaynoy, dito sa pinag-crispyan natin ng laman loob, so mahinta yung mantika, lagyan lang natin siya ng tubig. Lagyan lang natin yung pumulo ng konti, saka natin ilagay yung dugo. Pero lagyan na natin siya ng sibuyas. Sa Ilocos mga lakaynoy, pag nagluluto kami ang dinuguan, ganyan yung ginagawa namin. Pero hindi kami naglalagay ng sibuyas. Alam kung bakit? Bawang lang ang ginagamit namin para kahit na ilang buwan yun, hindi masisira yung dinuguan. Pag bawang lang ang gagamitin natin. Kumukulo na to, so ilagay na natin yung dugo. So kailangan to mga lakaynoy, halo-halo lang to. Kailangan na alagay siya sa halo. Hintayin natin siya hanggang sa lumapot. Saka na natin ilagay yung crispy laman loob. Lagyan na natin ng pampalasa. So, lagyan na natin ng asin. Yung ayon lang sa panlasa nyo. At syempre, hindi mawala yung ground pepper. At yung bawang, ilagay na rin natin siya para yung aroma niya mamaya na sa dinuguan. So ganun ako magluto ng dinuguan, yung bawang hinuli ko. So salin lang muna natin siya dito at magagawa tayo ng arroz dinuguan.
So mga lakay doy, luto na ang ating crispy laman loob at luto na rin itong ginawa natin. So ready to serve ito. Let's do this! Ayun mga lakay noy, so luto ng atin crispy dinuguan laman loob ng baboy. So tikpan na natin itong naiman at masira mo na dinuguan. Manman na, do the honor. At meron din tayo dito ng arroz di dinuguan. So may kasamang crispy laman loob din yan. Diyan ka, dito ako. Ba't may kanin sa'yo? Oh, di, bigyan kita ng kanin. Madaya ka. Oh, no. Dito lang okay na ako. Tikman muna natin kung anong lasa mga lakay noy. Cheers! Tumutunog-tunog pa yung ano yan. Crunchy niya no? Itong, may rice naman. May rice, masarap. Pag magsalamog ka talaga, masarap yung sasalamog mo yung pinaglutuan mo. Masarap. Eh masarap din ito sa ano? Sa puto. Oo, puto. Yan naman ang katerno talaga ng no, ng dinuguan, puto. Yan mga lakay noy oh. Mukhang mapaparami ang kain ah. Lalo na pag may sili. Sarap siya. Ngayon mga lakay noy ah. So, dip ko pala ngayon. So, ngayon uli ako nakapag-content. At mas dalawang sa isang buwan kasi isang dalawang beses lang yung off ko kaya sinamantala ko ulit kahit napuyat pa ako. Actually dapat kagabi ka uuwi. Wala akong masakyan. Wala siyang masakyan. Kasi yung work ko natin ko pa sa Murong. Pumunta siya ng terminal. Pumunta siya ng terminal. Wala akong masakyan na ba? So nagmadaling araw na lang siya. Wala akong tulog. So habang kumakain tayo, meron tayong mga top question na galing sa mga subscriber mo. Ano ba yan? Pero pinili lang naman natin yung mga question na nila. So, sasabutin mo. Okay. So, hindi na namin kinuha yung mga pangalan. Para, ano na lang, pang general, ano na lang to. Pang kalahatan na lang. So, unang tanong, asan na ang mga tropa mo, Chef Boy? Nag-solo ka na pala ng channel. Yun, ang question na number one. Yung mga dating squad, nandiyan lang sila sa tabi-tabi. Si Pau, ngayon nag-aalaga siya ng anak niya. Don Tacondo. Si Don Tacondo. Si Mr. Showcase, busy naman sa pag-aarap ng trabaho. At ako naman, nabalik na ako sa dating trabaho ko. So, personal driver ako ngayon ulit sa dating kong trabaho. Si Tipsy Tata, so nasa US siya ngayon. So, doon na rin siya nagbablog. Kaya doon na rin yung inano yung vlog namin dating Tipsy Squad dahil hindi na kami magkatagpo-tagpo eh. Hindi na kami magkano sa schedule. Kasi Igoy Palaboy naman, kasama ko. Nandito lang ako! Hindi nawawala yan. Pati anak hindi nawawala. O, siyan po. Kala nyo, nawawala lang kami. Nandito lang kami. Hindi kami nawawala. Hanggang gabi yan. Andiyan lang ako sa likod ng camera. Kahit na makakaano kami, hindi kami kakasama. Na makakasama, hindi kami madalas so, makakasama. Ano, walang issue. Walang naging issue. Saka, makakasama pa rin. Saka, siya ang madalas yung cameraman, si Igoy Palaboy. Actually, siya talagang cameraman. Laking salamat ko kay Igoy Palaboy kasi tuwing may content ako, si Igoy Palaboy yung cameraman ko. At saka si Tipsy Tata, siya naman yung taga-edit ng vlog namin, yung content namin. So, channel. Laking pasalamat pa rin ako kay Tipsy Tata. Lagi siya nakasuporta sa amin. Kahit na may mga kanya-kanya na kami channel. Okay. Actually, nasagot naman na ito ni Tipsy Tata lahat eh. Kung i-review nyo yung kanyang channel, ando doon lahat kung bakit naghiwalay, kung bakit nag-solo, ando doon lahat kung talagang ano ka,
full support or subscriber ka talaga ng ano, Kiki Squad noon. Tapos, pangalawang tanong. Asan na po si Mr. Showcase? May issue po ba? Walang issue. Busy lang si Mr. Showcase talaga sa paghahanap niya ng trabaho. Kasi gusto niya bumalik sa pagkano eh. Dati kasi siyang call center. Kaya madalas namin, minsan din namin siya kasama, minsan nakakasama namin siya. Saan ka nag-work, Chef Boy? Saka daw nag-work? Nagtatrabaho ko sa ano, Subic Bay, Metro. Subic Bay, Preferred Zone. So, dati kasi akong driver talaga doon. So, nung nag-pandemic, nagbawas. So, isa ako sa natanggal. So, halos mga 1.5 years din wala akong trabaho. So, nag-focus na lang ako sa pag-vlog. So, ngayon, nakabalik na ako. Kaya, hindi na kami nakakapag-vlog. Kaya, kanya-kanya kami ng channel. Bakit tips si Tata na hindi na Tipsy Squad? Hindi na ba sa inyo ang channel? Actually, ang Tipsy Squad, dati original. Talaga yan, original talaga yan. Tata. Tipsy Tata. Mm-hmm. Sinama lang niya kami. Ginoin lang yung... Kasi, grupo na kasi kami, kaya ginawa niya, Tipsy Squad. Nag-pandemic kasi noon, so wala siyempre yung pwedeng lumabas. So, ang jamming lang kasi nila noon is inuman. So, yun na yung pinaka-ano nila. Kaya dati talaga si Tata lang talaga yung nag-vlog kayo mag-isa. So, nung madalas na kami makasama yun, nasama na kami, kaya ginawa niyang Tipsy Squad. Chef ka po ba talaga? Kasi work mo personal driver, Chef Boy. Hindi talaga ako chef. Marunong lang ako magluto. Saka hiling ko magluto. At wala yung trabaho ko talaga, driver. Proud driver. Lahat ng lugar, alam niya. Alam niyang puntahan. Alam ko lang puntahan, hindi ko lang. Alam ko lang puntahan. Hindi naman lahat. Pero may mga idea ko sa amin. Lugar ko sa amin. Nandiyan si Waze. Nandiyan si Waze. Ayun, yun yung mga top question na napili namin para masagot yung mga katanungan na walang kapatid-patid na tanong. At bago yan, kung meron tayong shoutout, so meron tayong ikaw na magbasa si shoutout. Ah, sige. Sarap talaga itong ano, sinangag na... Ano sinangag mo to? No, yung dinuguan, yung pinagluto ng dinuguan. Piniluto ko, sinangag ko. Tapos crunchy pa yung ano, crispy yung ano, laman loob. Equals gout. Wala kayo Noy, mag-shoutout muna tayo ha. Maria Ruby de la Cruz, shoutout sa'yo. J. Tadeo from Subic, shoutout sa'yo. Sekyung Gary, TVT vlog siguro to. Shoutout sa'yo. Arnel Supnet from Ilocos Sur. Uy, mga lakay, kamusta kayo dito amin? And then, Maria Antoinette from India, shoutout sa'yo. At kay Armando Misal, shoutout sa'yo. And then, Marvin Duldulaw from Iloilo City. And Arian Valdez, Raymer Valdez Family. Shout out po sa inyo. Oh, mga lakay Noy, oh. Imas talaga at masira mo nini. Binabati ko pala yung anak ni Egoy Palaboy. Congratulations. Congratulations. Nanalo siyang King of San Pablo Elementary School ng Dinalupian. Ayan mga lakay Noy, kung nagustuhan nyo itong putay natin ngayon na crispy dinuguan laman loob ng baboy. At sa mga nag-subscribe, salamat. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please like, comment, and subscribe. At i-ring nyo na rin yung bell para updated kayo sa food, drink, and good. Ayun. Ayun mga lakay Noy. Kung nagustuhan nyo itong putay natin ngayon na crispy dinuguan laman loob ng baboy. Ay, putya. Ayun mga lakay Noy, sana nagustuhan nyo itong naimas at masiramo na tinuguan. At sa mga hindi pa nag-subscribe, ayun mga lakay Noy, sana nagustuhan nyo itong putay, itong naimas at masiramo na putay namin. At salamat sa mga nag-subscribe. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please like, comment, and subscribe. So, sibat muna kami!
Pero kayo, bago kasi mabat, may narinig ako kanina sinabi si Ate Bine. Dapat daw kagabi ka pa uuwi. Ba't di ka umuwi ka mo? Wala daw siya nasakyan. Kasi pumunta siya terminal, wala daw daw bus. Ba't anong oras ka ba dapat uuwi? Ano, mga 8, ganun. 8? Wala masakyan? Wala masakyan. 11:30 ang huling, ano ah, ng bus ah. Sa Burong. Naka-check-in. 8 o'clock, wala na. Naka-check-in na ako sa atin. Naka-check-in na ako eh. Sino kasama mo dun? Secret.